Obed, kami na dito. Kaya na namin to. Pahinga ka na doon. Sige. Nakuha lang ako ng mainom. Joseph, anong meron? Wala naman, oh. Dito daw ako kasi kami mag-OJT. Kamusta ako kayo dito? Ayos naman. Uy, pasabi pala sa mama mo, salamat at pinaglaban niya kay Sir Ernesto yung dagdag na pasahod namin. Yun naman, oh. Talaga dapat yung sweldo niyo, eh. Lalo na tanghirap po nung ginagawa niyo dito. Pero hindi lang ako kayo dapat kay mama mo pasalamat. Siyempre, pati dun sa ibang bossing ng kumpanya. Oo nga, pero naging bosses namin ni mama mo. Siya yung paglaban para sa amin sa mga bossing dun sa taas. Sige, oh. Basta ingatan niyo yung sarili niyo dito, ha. Sige, salamat. Interns! Interns! Come here, guys. Sir. Enzo, Liz. Okay, what now? Okay, interns. As part of your internship, you will be working few hours sa warehouse para matutunan nyo ang takbo ng kumpanya mula sa pinakamababang aspeto. Wait, excuse me. Seryoso po ba yan? Hindi ko sayangin yung pinag-aralan ko para lang just spend my time here. Huwag sana natin isipin na pinakamababang aspeto to ng kumpanya. Kasi kung tutuusin, isa to sa pinaka-importante sa lahat. Dito nagsimula kinabubuhay natin. Sa pinakamababa natin malalaman ang dapat natin malaman. Tama si Joseph, Enzo. And you should know that since dito nagsimula ang daddy mo at si Sir Anthony, naging successful sila sa kumpanya dahil alam nila magtrabaho sa pinakamababa. Alam ko ho yun. Kaya nga po ako pinag-aral sa magandang university ni Dad para hindi ko maranasan parehong pinaghirapan nila. Pero anyway, andito na rin naman tayo. Where do we start? Para matapos po agad tayo. Okay. Kayo kasama pa ang ibang mga interns, hahatiin kayo sa grupo. Yung iba will go straight to the office for filing. At yung iba maiwan dito para i-manage yung mga supplies. Then you swap departments later. Okay, mauna na ako sa grupo na nag-filing. Doon yung way sa office, di ba? Kamusta yung pagtatrabaho mo sa warehouse? Ayos lang naman, ma. Mas naiintindihan ko ng sistema sa yung trabaho sa kumpanya. Hindi ka naman nahihirapan. May hindi, nakapagtrabaho na ako din dati eh. Naalala niyo? Sali na ako sa mga ganun lugar. Tsaka naalala ko na doon ko una nakita si Papa. Si Enzo, ayos naman kayo. Ang tanong, kung ayos na kami lahat, kung nandun yung hambog na yun. Oh, Beth. Sana hindi ito simula na panibagong gulo na naman ninyo ni Enzo sa inyo ni Joseph. Ayos lang ako kami ni Enzo. Alam ko may sama ko siya ng loob sa akin. Kaya ako na lang din ako umiiwas. Ang totoo niyan, naawa ako sa sitwasyon niya eh. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang kausapin. Kaya lang may pader na umaharang sa kanya eh. May dahilan lahat ng bagay. Niniwala ko balang araw kakayos din kay Enzo. Sana nga, Uma. Kasi mag-iisang taon nung patay si Papa, ganito pa rin kami. Dami na nangyari. Pero natutupad yung huling ni Papa para sa amin. Kahit yung musti siya kay Papa, hindi pa rin naibigyan ng sagot. Maraming salamat po sa mga nanonood ng The Good Son. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.